Hello guys, welcome to Agrich Channel. Nandito tayo ngayon sa farm namin. Ako ay bumibisita dahil tinitingnan ko ang kung ano na mga pangyayari dito dahil minsan lang ako makapunta dito dahil sa may trabaho. Ipapakita ko sa inyo kung ano nang pangyayari at ano mga ginagawa dito. O ito, ito guys, mga maisa namin na nasisira dahil sa ulan. Yan. Malaki to. Sayang, pero titingnan lang natin sa pagdating ng mga panahon baka maka-recover pa siya. Malaki si dati, dati kasi itong farm na to, itong area na to, itong almost 1 hectare to. Tinamnan namin ito ng sweet corn. Kumita kami ng malaki, almost 95,000 yung gross income namin dito last year yung nag-pandemic. Tinamnan namin ito dahil wala kaming ibang magawa, walang trabaho, hindi makapasok sa trabaho. So yun, nag-farm kami. Ito almost 1 hectare na isang to, sweet corn. Tsaka may marami na rin tayong mga itinatanim dahil para naman pag failure ang isa, yung iba namang tanim ay baka makaani tayo ng maayos. Yun, hindi tayo masyadong lugi. So ito guys, oh, maisan yan. Yan, ayan kalaki. At sa banda doon, doon natin itinanim ang iba't ibang gulay. May ampalaya, may pipino, may kalabasa, may talong, may mga bataw, ano pa yon. Hindi pa naitanim yung iba kasi nagsisidling pa lang kami. Papasok tayo guys doon sa unahan na makikita natin yung iba't ibang ano tanim na ang iba talaga nasisira sa ulan. Ito guys, ano, pakita ko sa inyo. Ito guys, ginawa namin siya ng lambre. Dahil maraming baka dito na pumapasok, masasayang. Itong area to masyadong madamo pa to kasi tatamnan namin ito ng ano ng talong. Mga next week na namin to lilinisin or prepare para makatanim na kami ng talong. Talong pa rin kasi yung talong kasi guys, maraming beses tayo makapag-harvest at saka ano, konti lang yung gagastusin natin kasi bubunga lang siya ng bubunga pag ano aalagaan ng maayos. Pasok tayo doon. Karay. Pagkaray alam rin. Ito. Ito yan o. Oh. Yan. Maisan yan. Malaki yan. Sana makarecover yung iba. Mabanda doon. Doon sa likod ng ano ba yun, yung mga gulay, andun pa rin yung maisan pa rin doon. Tsaka tingnan natin ito. So may tinatanim na dito yung konting kalabasa. Ito sa kalabasa nag-start na siyang gumapang. Dalawang plot lang to, yung iba ay nalanta dahil sa ulan. Yan doon. Doon. Yan. Kalabasa yan. Yan. Yan kalabasa. To. Yan o. So, ang kalabasa kasi guys, pwede rin natin, hindi lang natin makakain ang bunga nito. Makakain din natin yung ano to. Yung ganito ba? Yeah. Yan. Tsaka to. Yan kalabasa. So in between, hindi na pwede itong tamnan dahil ano na. Dito siya gagapang. Ayong mga kalabasa to. Punta dito tayo sa ano, pipino natin. Mayroon tayong ano, isa, dalawa, tatlong plots ng pipino na mamulaklak na siya. Marami na siyang maliliit na bunga. Titingnan natin. Ang dami. Talaga. Ito. So, kailangan kasing ano, hindi ko alam kung anong variety ito. Yan. Yan o, oh, marami na siyang bulaklak. Yan. Yan. Oh. Mga ilang buwan, susunod ba buwan, ay makukuha na tayo dito. Yan. So marami-rami dito.
sana ay pagpalain at tayo ay makaharvest ng maayos. At sana ay hindi at ito masisira mga peste at mga ano, mga iba't ibang mga hayop na papasok dito sa farm. So ito pipino ko. Punta tayo doon sa ibang part. Hinihingal ako. Hindi na sanay maglakad. Yan ito. 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 Ito siya. Ang palaya to. Hindi pa siya dinireksiding kasi namin. Kasi yung pinatubo namin siya ay nalalanta. So mabuti na yung idireksiding namin dito. Para pag labas niya talaga. At hindi na siya maano. Hindi na siya ma galaw. Para hindi siya mamamatay. Yan. Yan o. Yan. Doon hanggang doon ilang 1, 2, 3, 4, 5. Estimated mga 50 or 60 ito na pieces na pampalaya. Ito din sa itong gitna. Hindi na ito tatangnan dahil ito ay lagyan na natin or maano na po sa shock releases ng pampalaya. Ito ang pampalaya pa din to. So yan. So, dito sa part na to, ito yung talong na bago pa lang tanim. So, marami to. Ito din yung kasunod nung una na talong. Yan ito. Tsaka ito yung pinakaunang tanim namin na talong. Yun, nagsisimula na rin siyang bumunga. Sa sunod na mga linggo at mga araw may makikita na tayong mga malalaking bunga. Ay, meron na pala oh. Meron na siya guys. Tingnan natin. Yan. Ito, bunga na siya. Oh, bunga na siya oh. Tsaka marami na rin bulaklak. Yan. Tsaka yan, yan. Yan. Yung may mga kasama ko doon sa malayo, yun ang ano, asawa ko at pamangkin ko na sa bahay. Siya yung kasama ko doon. Nagintin. Puntahan natin itong part na to. Yung sa unahan, yung sinabi ko kanina na maisan. Na maisan na, nasisira sa ulan. Sayang sitcorn ito. Yan o. Yan guys. Sayang nasisira. Tsaka madamo. Kasi hindi na namin ginalaw. Kasi sayang lang naman ang magagastos namin, wala kaming maaani. Pag may bubunga nito, harvestin pa rin natin. So, yan. Yan, guys. So, yan. Ang gandang tingnan. Lalo at ang kaganda pag ano na, pag lumalaki na yung mga tanim, ibisita ako ulit. Kasi minsan lang makapunta. Okay. May nakikita din tayo nakahang na mga plastic bottles. Ando na. Yun. Mga plastic bottles. Ang laman nito ay yung tingnan natin. May ay wala na. Wala na siyang cotton. Punta tayo doon sa ano, susunod. Ito. Ito siya, itong nasa ilalim ay itong cotton to. Binasa ng hormone, nakalimutan ko anong pangalan yung hormone na yun para matrap yung mga insects na papasok dito sa halaman na natin or sa garden natin. Hindi naman sila lahat makapasok dito pero at least nababawasan sila. Oh, yan oh. So ang ano nito, bubutasan itong bottle or binubutasan itong bottle tsaka pag masinghot ng mga peste ang mga insects ang laman nito kasi may baho to eh. Parang mabango na, parang hindi mabango, yun ba? Tsaka pag natrap siya dito, hindi na siya makalabas. Tsaka yun, ito, marami na siyang insects na pumapasok. Ito din ay, ano, yan. No, marami. So yan, so nagagamit rin natin ang mga plastic bottles sa bahay na hindi na sana gagamitin at saka itatapon na lang, nagagamit na rin natin na recycle at na-reuse yung mga bottles na mga sira-sira na sa bahay.
So yun guys, maraming salamat sa pagsusunod sa akin sa video na to. Sana isusundan nyo ako, i-subscribe, like, and hit the button bell, of Agrids at family channel. At saka pala, hindi lang pala ako ang nagbablog dito. Ang boses na narinig niyo sa channel ay yung boses ng asawa ko at saka minsan yung pamangkin ko, dahil yung asawa ko minsan lang siya makapunta dito kasi may trabaho, at saka pag araw lang walang trabaho, siya lang pupunta dito. At yung pamangkin ko na bumunitor kung wala siya. So yun guys, maraming salamat sa panunood. Sana'y masundan nyo kami, ang Agrids channel, sa mga marami pang gagawin natin dito sa ating farm. Ay siya nga pala, may ano rin kami sa bahay, may maliit na rabbit tree, may mga manok kami na mga Rhode Island Red. Sana ay mapanood nyo yon ang mga updates namin. Maraming salamat, hanggang sa susunod natin na update. Good day and keep safe everyone. Sila guys. Ayan. Yun. Jacket ni Hubad. O yan siya, yung isang vlogger dito, o oh, yung taga video sa farm. Yung gwapo, matangos ang ilong. Yan. Yan siya. Yon. Yon siya yung ano. Tagapamahala ng Agrids. Ang may-ari ng Agrids Farm. To. Yan.